Hello mga J-Viewers! Welcome back to my channel. Ang ituturo ko po naman ngayon ay ang tamang paggamit ng soldering iron at the soldering pump. Ganun na rin po ang mga mali at hindi dapat makasanayan sa paggamit ng soldering iron at the soldering pump. Ang lahat ng mga ito ay base sa aking karanasan. Ito nga po ang aking soldering iron. Karaniwan ko pong ginagamit ay 40 watts. Pero ang iba po 30 watts. Pero sa nakasanayan ko po 40 watts. At ito po naman ang ating soldering paste, soldering lead, at the soldering pump. So, i-plug in na po natin ngayon ang ating soldering iron. Pag inaakala po natin mainit na ang ating soldering iron, atin pong pakainin ng konti ng soldering lead. Yan. Huwag po tayong masasanay ng iwiniwisik. Gaya po niya, merong lead. Iwiwisik na ganyan. It's a big no. Huwag po. Maling-mali yun. Dahil yung pag iwinisik nyo, tatalsik yung mga gaya ng lead, tatalsik. Pag pumatak po yun sa mga electronic component natin, pwede pong mag-cause ng shortage. At isa pa po, pag tumalsik po yung sa balat natin, masakit. Pwede rin pong matalsikan ng customer, magalit pa. Kaya wag na wag po nating iwiwisik ang ating soldering iron. Yan, wag po, wag ganyan. Mali-mali po yan. Kaya nga po meron tayong steel wool. Yan, pwede po dyan. Sausaw natin. Yan, panlinis po yan. At meron din po tayong dito, foam na basa. Ikis-kis din po natin dyan para malinis. Yan. At sa iba po naman na nag-umpisa palang maghinang, halimbawa po bagong saksak palang ang soldering iron, ang iba po, hinihi po, tingitin niya kung mainit na. Eh minsan po napakainit na, napapalakas ang diin ng daliri. Ayong paso. Sakit po nun. Pwede po naman siyang hipuin dito lang sa may parting pataas. Yan. Kung kayo nag-aalindangan kung mainit na siya o hindi. Dito lang. Pero pag yan po, luto ang kamay nyo. Ang iba man po, nakakasanayan, inaamoy. Yan. Minsan napapadikit sa ilong, paso ang ilong. Kaya wag na wag po nyo sasanayin inaamoy na ganyan kung mainit na. Yan man po yung ramdam natin kung mainit na, igayin lang ang kamay. Yan. At para po tumagal ang ating soldering iron, kahit pa po long life ang inyong tip, useless din po yan. Kasi pagka ginamit nyo ang soldering iron sa mga pambutas ng plastic, gaya po nito, isusundot nyo kayan, bubutasan. Wala na po kayong magagawang linis pagka lagi nyo ginagamit, kahit pa isusaw nyo na isusaw sa face, ay laging kapul po dyan ang dumi. Hindi na po makakatunaw ng ayos ng lid. Kaya huwag na huwag pong gagamitin sa mga plastic na pambutas. Kaya din po ng glue stick. Huwag na huwag rin pong gagamitin pantunaw para maikapit ang inyong ginagawa. Maling-mali po yun. It's a big no. Madali po masira ang filament tsaka ang tip. Napupudpud po. Kaya po meron tayo nito. Yan, dyan po ang linisan. Pwede po naman kung talagang wala po kayong soldering gun. Mura lang naman po ang soldering iron. Hindi gumamit kayo ng isa pa. Para naman dito sa mga glue stick o pambutas. Yan po, magkabukod. Iba po ang sinyong panghinang sa lid. At iba ang panggamit sa mga plastic at glue stick. Yan. Dalawahin po nyo ang inyong soldering iron. At applicable naman po sa akin ang paggamit ng pinong liha kung talagang napakarumi na at wala nang tulis ng inyong panghinang. Pwede naman po paminsan-minsan linisin din ang pinong liha. Pino, huwag po yung magaspang. Pag napakagaspang po gaya nito, madaling maubos ang tip. Huwag sasanayin lagi na lang kiskis ng kiskis sa liha. Pwede po sa pino, konti-konti lang. Kaya nga po tayo may paste, sausaw dyan, tapos linis dito. Yan. O dito.
At ito nga pong yan ang ating soldering pump. Ito po ang soldering pump natin. Ang tamang paglilinis po ng ating pump. Binubuksan dito. Tapos yun po, ganyan po, may mga lead sa loob. Yan, ganyan. Tinatanggal po pagka marami-rami na. Yan. Kasi pagka marami na, pagka pinupush nyo ang kwan ito, pag inilock, bago pipindutin, bumabara na sa butas. Kaya pinsan nililinisin nyo. At ang dulo po nito ay mayroong rubber. Gaya nito. Galing po ito sa mga lumang cap ng playback. Tulad po nito, galing sa cap ng playback, puputulin dyan. Ilalagay sa dulo nito. Kasi gaya nito po nito, minsan nawala ito, natunaw itong plastic sa dulo. Pagka isusundot po sa panghinang sa ganito, pag ganun po, tapos gaganinin, mainit, natutunaw. Kaya laking bagay po pag mayroong ganitong rubber. Kasi hindi naman po nakakabili ng puting iyon nung dulo. Kaya maganda mayroong rubber. Yan, ganyan. At pag kayo po ay maghihinang ng burb, ang tamang paghinang po, itututok lang yung panghinang, palalam na ng konti. Yan. Tapos tututok sa ganito. Pag inakala nyo mainit, nasa kanyo, pakakagatin ulit. Yan. Para maganda. Tulad po nitong isang ito, yan, tutok ulit. Pag mainit na, yan, pag kumapit na, alis na ulit. Kasi pag nagtagal po doon, matutok lang po yung PCB, yung layout. Kaya huwag nyo sasagarin ng init. Basta kumapit na po, bitawan ulit. Yan, angat na ulit pag ganyan. O, tulad po nito, yan. Konting tutok. Yan, tas ganyan. At sa mga crack board po naman, tulad po nito, yan, may crack. Ito po ay kinakaskas ng, kakaskasin po ang ganyan, kinakaskas. Kasi itong copper wire insulated ng varnish. Ang tulad po nyan. Kaskasin nyo ng cutter. Yan. Putol po kasi yung layout, hindi makakadalo yung kuryente. Pag ganyan putol, kinakaskas po para kapitan lead ang copper wire. Kasi kapag hindi nyo kinaskas, insulated yun ang varnish at saka yung parang pintura, hindi kakapit ang lead. Yan po. Tapos sasaw-saw kayo sa face. Yan, tapos tutok lang sa copper wire. Yan. Ang tulad nito. Yan, pag yan labas na po ang copper, saka po nyo tutukan ng soldering iron. Yan. Masyado maliit. Yan, okay na po. Ganun lang po. Yan. At ang tamang paggamit po naman ng soldering pump, wag na wag po kayong gagamit ng toothbrush. Kaya po nitong ganito, wag yung kagagawian. Sample po. Yan, yung ganyan po. Pagkakabiwalang pump. Mga veterano po gumagamit yan. Paano pong malabo na po yung mata? Yan, pag ganyan po ang gawa, yung mga lead na tumatalsik sa mga tabi ng sa ibang component, pwede pong maging cause ng shortage.
What if kung makalimutan nyo na meron palang dumikit doon sa kabilang side. So, magiging cost ng shortage. Pag sinaksak nyo, sira. Puputok. Kaya, pinakamaganda po, huwag gumamit ng toothbrush. Soldering pan po. Nuro lang naman. At tulad po nito. Pag ganyan po, pagatin po muna ng konti. Tulad po nito. Ito. Yan, pag pinakagat nyo ng konti ng lid, pakakainin. Tapos saka, tutok. Yan, ganon. Yan, tuli. Yan. Ganyan lang po. Tsaka pagka gagamit po kayo ng pump, pag ba po, kinasal yung gayaan. Huwag nyo itatapat dito sa board. Laging sa kabilang kwan po. Yan, sa ganyan. Ilalabas nyo sa board. Dahil tumatalsik yung lid, yung mga powder ng lid, tumatalsik, baka dito po pumatak na may mag-short na component. Kaya dapat po iiwas nyo sa board. Yan, ganyan lang po. Hinang na muna ulit natin. At ang paglinis po ng board, yan, pwede po nyo gamitin ngayon ang toothbrush. Yan, babarsin po yung ganyan. Kasi ginamitan po natin ng paste, solder paste. Yeah, pwede po tayong gumamit ng lacquer thinner para marinis ang layout. Yeah, madali naman po matuyo ang thinner. Huwag naman po nyo isasaksak agad pang basa pa. Tingnan may igi po kung walang mga patak-patak ng tinda. Nakatirner po yan. Yan po ang toothbrush. Gamit lang sa paglinis. Pero huwag nyo gagamitin pang alis ng hinang at delikado lang po at baka sumabit sa iba. At ngayon po naman ay tuturo ko sa inyo ang pagdudugtong ng mga wire. Gaya po ng adapter na ito. Putol ang dulo. Putol po ating idudugtong. Kung magdudugtong po kayo, sanayin ninyo na hindi tapatan ang kanilang linya. Kaya po ito mahaba ang isa mag-isa. Yan, siyempre kung ano po yung naputol, yun din yung doon po din idudugtong sa tapat. Yan, para pag hindi po mag-cause ng shortage, magkalayo. At ako po ay gumagamit ng siring cable tube. Hindi na po ako nagamit ng electrical tape. Madalag na po. Lalag yung tumaliliit. Mas maganda po ang siring cable tube para medyo quality. Yan. Tapos lagyan natin yung tigil sa itong maliit. Yan. At ang paghihinang naman po ng pagdudugtungin. Kaya po tayo meron ito, alligator clip. Pwede po natin gamitin yan dyan. Pero what if kung wala po nito, mas madali po mag-inang kung meron nga yan. Ganyan po. Pero kung wala po, sanayin po natin wala. Yan. Pwede po namang ang ating kamay, ipitin lang po ganyan. Tapos dito po ang lid sa kabilang side. Atin muna pong pakainin ng tingga. So tayo sa face. Pandinis. Yan. Yan din po sa kabila. Saw-saw sa face. Ito rin. Yan. Pandinis. At ang isa pa nga po pala, kaya tayo meron nito, soldering holder. Homemade po yan, DIY. Ito po naman ang original niya, yung kasama niya. Ay, napahinglas natin. Online to binili. Ito homemade. Mahalaga po meron yan para maiwasan ang pagkagaya po nitong buwan na ginagawa natin, mapadikit na ganyan. Hindi po mapapasok. Itong cord niya, yung mga cord, hindi po mapapasok. Hindi po gaya ng iba na pag mayroong magnet na ganyan, delikado pa po, ilalagay na ganyan,
Minsan nadadakot na natin pasok. Ano ka po? Ang dami na pong pasok. Base po sa aking karanasan. Tapos, minsan po yung mga wire nga napapalagay na ganyan, maluluto. Bigla na lang puputok o mangangamoy. Kaya dapat po meron ganyan, ganito ang panalagayan. Itong magnet, lagayan lang po ng mga tornilyo. Yan po yan, lagayan ng tornilyo. So, ihilang na po natin ito. At kung sakali naman po kayong mga beginner, naligaw lang kayo dito sa akin channel, sana naman po ay pakisubscribe, like and comment kung bago lang po kayo sa akin channel, at pakihit na rin ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga upcoming videos. Mainit yan po, sinasabi ko may kainitan pang ganito. Yan. Tapos itong isa. Yan. Ang ganda po ng sering cable tube. Ganito. Yan. Isushoot natin ganyan. May kung tape po. Mahirap pong magbalot ng tape pag ganyan. Pag sering cable tube, suot lang ang suot ng ganyan. Yan. Tapos papasuin. Makakab po yan pag pinaso. Quality. Ito pa ang customer. Ito pa. Laligyan po ito pa. Di ba? Medyo maliit lang ito. Isang sering cable tube. Dapat medyo malaki-laki na ilagay. Sample lang po naman ito. Ayan. Pero kung malaki-laki po yan, ganda. Balot yan hanggang dito. Ganda, matipay po. At meron po tayo dito, maramihan naman. So, subukan natin ng mataba. Ito po ay mouse. Ingat-ingat ng daga. Ang kadugtong niya ay ito. Kaya po lang sabi ko, yung alligator clip gamitan natin. Para medyo mabilis ang trabaho. Dapat isa po nito, suotan natin ang sering cable tube na maliliit. Yan. Tapos sausaw. Pagagatin ng lid. Bawat isa. Pag kayo pa magiging iwas po nyo sa daliri, pag ganyan. Kasi minsan di may iwasan, gumugulong yung lid, papataksan yung daliri, paso. Yan, pag ganyan po. Yan, pag pa ganyan, papatakan yung lid, luto ang kamay nyo. Kailangan paside na ganyan. Yan. Kulay sa kulay po. Mouse to mouse. Ingat-ingat ng daga. Tapos green. Medyo dami-damihan po ang para kapit agad.
kulay blue. Then white. Mas na maliit. Okay, dito. Yan. Tapos tigingisan tapatan ng siring kabul tube. Para quality, walang shortage. Tama itong pagkahe ng sesang yan. Kami natin ayusin. Gabi na. Hindi na po yan magsi-short. Kapit na po yan. Tapos kaya nyo itong ilagay itong mas malaki. Yan. Shoot po yan. Quality. Sample lang po to pero dapat mahaba yan para takdob din to. Kung may lighter, maganda. Okay lang pong ipainit to, hindi man siya nakaka, hindi man natutunaw para masira ang tip, hindi. Rubber po yun. Hindi yung plastic. Ganda nga po kung may lighter sana. Isa pa nga po ay itong solid wire. Pagtapatin lang po ang dulo na ganito. Yan, kasukasuutan itong siring kabul tube. Suutan natin. Ganda po nito pag ito yung ilulusot sa hose at magdudugtong kayo sa flexible hose. Yan, ganyan. Walang kawala yan pagka tang paghihinang po ganyan pagka malalaki na. Ninyo, tututukan nyo ng matagal-tagal ang wire kasi matigas yan. Minsan hindi agad kumakapit pagka makapal ang wire. Tinatang dito. Medyo katal na po ang kamay ko eh.
Yung pangkosmika makapalang wire. Tatatalo ang watch ng Panginang. Kaya bagay pag mga wire na ganito, dapat 60 watts. Yan. Luto na rin natin sa ring kabel tube. Mainit pa. Pwede pong doblehan niyan pagka kailangan lang mataba ang ganito. Misunod-sunod pong size niyan, pwede isa pa. Mas malaki naman ng konti para shoot na shoot dito. Okay, bye po dyan. So, mga J-viewers, sana po naman may natutunan kayo. Basta inyong laging tatandaan, safety first. Kaya kung kayo nalikaw sa aking channel, inuulit ko, subscribe po, like and comment. Salamat po.